Magandang hapon po sa ating lahat, or magandang tanghali, or magandang gabi kung anong oras man dyan sa inyo. Ngayon, magbibigay lang po ako ng simpleng tips, paano ba pumayat, or paano ba mag-diet, or anong bang mga simpleng diet ang i-share ko po sa inyo based on my own experience. Hindi po tayo health expert, hindi po tayo doktor, hindi po tayo nutritionist. Based lang po sa aking experience, dahil bilang nanay, bilang may dalawang anak na, hindi porket may anak na tayo ay hindi pa magpabayaan na natin yung ating timbang, or kakalimutan na po natin yun ng ating mga pangangatawan. Kaya sa simpleng diet lang po, sa simpleng pagkain ng tama ay at least makakatulong man lang sa mga gustong malaman or gustong magpapayat pero hindi magawa-gawa. Kaya yung experience ko lang, hindi ko naman sinasabing ako ay sobrang payat or sexy or perfect, pero masasabi ko kasi na yung age ko at saka yung height ko ay tama lang yung target na weight na gusto ko. Feeling ko kasi ngayon na achieve ko yung weight, yung tamang weight. Kaya i-share ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko or mga kinakain ko sa araw-araw. Number one, wag po tayong kumain. Joke lang yun. Hindi po pwedeng hindi kumain. Kailangan walang, hindi tayo mag-skip ng pagkain sa lunch or breakfast or dinner. Hindi po po tama yun. Kailangan kakain tayo always. Every day. 3 meals a day or with merienda pa yan. But, in moderation. Yun po yung natutunan ko dito sa bansang Japan. Dahil, according nga sa study or mga sinasabi ng iba na yung mga Japanese ay mahahaba yung buhay. Parang sila yata yung humahawak sa Guinness World Book of Record na pinakamahabang buhay na lahi sa buong mundo ay Japanese na tao. Kaya medyo na-adapt ko din ng konti kung paano sila kumakain, yung mga diet nila, yung pagkain nila. Nakakatulong din. Yan. First talaga is kakain po tayo. Hindi po pwedeng hindi kakain na isipin mo, ay hindi ako kakain ng umaga or hindi tayo kakain ng gabi para ay mabawasan yung timbang. Wrong po yun, guys. Dapat kakain pa rin tayo pero kunti-kunti lang. Yan. Pangalawa, bawasan natin yung sugar. Ako ay mahilig ako pag-bake, mahilig ako sa chocolate, mahilig ako sa mga matatamis. Pero pag feeling ko sa sarili ko na parang sobra na, binabawasan ko yun. Parang naglalaylo ako pag ganon. Yun ang ginagawa ko sa sarili ko para ay hindi talaga papunta sa katabaang, yung sobrang tabang-taba na ang lalaki na yung mga katawan natin. And second is, importante talaga, guys, na uminom tayo ng tubig pagkagising sa umaga. 2 basong tubig, 1 to 2 glasses na ang inuinom ko straight. Hindi po yun malamig. Iniwasan ko din yung malamig talaga, yung sobrang, yung may galing sa ref or may ice. Hindi po ako umiinom ng ganun. Umiinom ako ng mainit-init na tubig, yung kaya kong lunukin, yung kaya kong inumin. Yun yung tip, dahil cleansing po yun, nakakatulong po yun para mag-flush yung mga dumi natin sa ating mga chan, sa ating pangangatawan. Kaya, yun nga,
na mahalaga po ang tubig. Kaya kailangan ma-achieve natin yung sinasabi nilang yung tinuturo sa school natin dati, 'di ba? Na 6 to 8 glasses a day. More than pa nga nun minsan kapag summer, kaya importante talaga water at iwasan natin yung mga soft drinks, yun. At lalo na din po yung mga junk foods, yung mga chicheria, yung mga maaalat din, dahil pag nasobrahan tayo nun, tepok tayo. Hindi, tataba tayo. Well, wala namang, ako hindi ko naman binabawalan yung sarili ko na kumakain, lalo na yung pag malapit na tayong magregla. Toto, diba? Kapag kung ano-ano na lang yung mga gusto nating kainin. Pero kumakain ako noon, pero alam ko naman yung mag-control. Yung kailangan talaga din yung self-control . Kasi kung hindi tayo magko-control sa ating mga kinakain ay makakalimutan natin at yun nga, hindi natin mamalayan na papunta na pala tayo sa obesity, sa mga pagkatabaan. So wala namang masama sa pagiging mataba kung doon tayo comfortable, pero kung gusto lang nating magiging parang papayat tayo or gusto nating magiging confident tayo, yun. At ano pa ba? Kanin. Yung kanin kasi kailangan talaga din bawasan. Yung mga Japanese guys, hindi plato ang ginagamit nila kumakain . Yung parang mangkok lang, yung bowl lang. Tapos ilang takan, kunti-kunti lang talaga yun. Tapos pag gusto pa nilang kumain, saka hindi nila pupunuin yun. Kunti lang. Tapos pag gusto nilang magbalik, saka na sila kukuha. Hindi yung talagang naglalagay sila ng marami. Mas more on gulay sila, mas marami kinakain sila ng mga salad kaysa sa mga yung kanin talaga. Mas marami sila mag-ulam kaysa sa kanin. Yun yung tip. At saka umiinom din sila ng mga green tea kasi mga antioxidant, nakakatulong din yun. Kaya masaya. Ayun, kanin but in moderation. Lahat talaga in moderation. At pati din po yung mga oily foods, yung mga fatty foods, lalo na yung mga fast food, yung mga burger, mga pizza. Kumakain din. Ako wala akong, sabi ko nga, hindi ko binagbawalan sarili ko. Pag gusto kong kumain, kakain talaga ko. Pero, hindi yung isang burger lang tama na. Hindi talaga yung makaubos ka ng isa, dalawa, tatlo, apat, mga ganun. Dahan-dahan, yun. Yung isang araw, isang burger, sa susunod naman na araw, ganun. Yung mga bagay na ganun, guys. Lahat talaga, kailangan kontrolin . Kalaban mo yung sarili mo. Kung hindi mo lalabanan, ayan, tataba talaga tayo. Kaya, yun yung mga masasabi ko na ginagawa ko sa araw-araw. At, mahalaga din yung exercise, pero ako kasi sa buhay ko dito, wala na akong masyadong time para mag-exercise dahil dalawa yung anak ko, palaging rush ako sa umaga or sa gabi, umuwi ako, pagod na. Pero sa work kasi namin, before kami mag-start, blessed ako dahil nag-stretching kami. So, tinitik advantage ko yung mga time na yon para makapag-stretching. Kaya doon ko binubuhos, gumagalaw. Kailangan kasi maganda, nakakagalaw tayo. Hindi yung nakaupo lang, lalo na sa mga nag-uopisina. Yun, mahirap yung kailangan every 30 minutes or every 1 hour, kailangan kumikilos ka talaga. Kasi para maganda din yung daloy ng dugo. Ayan. Kaya, ano pa ba? Meron pa ba ako nakalimutan? Basta, lahat ng kinakain, iniinom in moderation. At kung kaya natin umiwas sa mga soft drinks, iiwasan natin. Dahil masasanay naman tayo . Magiging habit natin yun. Dahil sabi nga nila, diba, na lahat ng sobra ay masama. Kaya, hindi talaga maganda kapag sumobra. Ayan guys, at may mga prutas din na kailangan din iwasan na nakakataba, lalo na yung grapes. Kailangan mga 10 piraso lang a day. Mangga, nakakataba din yun. At saka yung avocado, kailangan half lang yung kinakain natin. Yung nakakatulong talaga is yung pinya, yung watermelon, yung mga watery na mga mansanas or apple or saging. Yun yung mga nakakatulong para papayat tayo. Yung mga nakakataba is mangga. Ayun nga, sinasabi ko, yung mga creamy na at
pag kumain din po tayo ng salad, kailangan iwasan natin yung mga creamy sauce, lalo na may yung mga Caesar dressing, ano pa ba, yung mga 1,000 Island dressing. Kung gusto natin yung mga zero calorie, meron namang mga, yung mga malemon. Yun yung mga nakakatulong. Kung gusto natin, kung isama natin yun sa diet kapag kumakain tayo ng mga fresh vegetables, na mga salad, yun. Yun din guys. Kaya sabi nga nila, sana nakatulong po ako. Sana may sense yung sinasabi ko. Or baka sa akin lang ito nag-apply. Sana may nakukuha kayo kahit papaano. Dahil yun, gusto ko lang may share sa inyo yung mga natutunan ko, yung mga nababasa ko, yung mga napapanood ko, yung mga na-observe ko. Yun. Dahil sabi nila, di ba, health is wealth. So, tayo yung may responsibility sa ating mga sarili, sa ating mga pangangatawan. Dahil kung gusto natin umaba ang ating mga buhay, like sa ibang tao, sa ibang lahi, sa mga Japanese, yun yung ano eh, may discipline sila eh. Yun nga, self-control, self-discipline, yun, in moderation, yun yung mga dapat nating taglayin at i-apply po sa ating mga sarili. Kaya, marami pong salamat guys. So, thank you sa pakikinig. Kahit mahaba po ito, salamat at sana may natutunan kayo sa aking mga tips na mga sinasabi at sana nagkaroon ng kabuluhan. Kaya, until po sa susunod, until next time guys, salamat po sa pag-subscribe at saka sa panunood lagi. Ayan, kaya keep safe po kayong lahat dyan, tayo kung saan man kayo sulok ng mundo, mag-ingat tayo at kakain po tayo ng tama. God bless everybody! God bless po! Bye!